Hello mga kapobre. Ayan mga kapobre, magluto tayo ng sayote. Ayan, magigisa-gisa. Unahin natin yung ating sibuyas. Maraming sibuyas mga kapobre para masarap. Hindi muna ako gagamit ng bawang kasi ayoko. Ayan mga kapobre, no? Sayote to pero napakasarap ang mga kapobre. May sikreto akong ilalagay dito para masarap yung ating sayote. Ayan, sunod natin ang kamatis. Kamatis, pangpaganda ng kutis, pangpalinaw ng mata. Pangpaganda daw talaga ng ano na ang sa kutis ang kamatis mga kapobre. Tapos ay laykupin daw to para may benepisyo sa ating puso ang kamatis. Ayan mga kapobre, yung sibuyas red naman mga kapobre, maganda yan. Maganda po ito para sa ating katawan, no, kalusugan. Ayan na spirito natin mga kapobre. Ayan, di ba mga kapobre, napakasarap ito. Mushroom. Sariwa nga mushroom mga kapobre. Yan ang ating pangpalasa sa ating ginisang sayote, no. So, unahin natin pag-isa itong mushroom para yung aroma niya ay lalabas para manamis-tamis yung ating sayote mamaya mga kapobre, no. Tingnan nyo, oh, mushroom, napaka-fresh ko na. Sus, disco, napakasarap nito mga kapobre. Healthy food na naman tayo mga kapobre. Ayan, so palabasin muna natin yung ano. So isunod na natin mga kapobre ang ating sayote na 2 piraso lang to, no. Ayan mga kapobre. Yung mushroom mga kapobre, sinadya ko yan talaga na yan ang aking isasahog. Una-una, higisa siya para siya ay mas ano pa yung lasa niya, lalabas. Kasi ang mushroom mga kapobre, sa totoo lang, napakasarap dito. Lalo na yung lasa niya, napakasarap na manamis-tamis. Yun ang magdala ng ano dito mga kapobre. As in, panlasa na talaga, no? Kasi di ako gumagamit ng, kagaya ng iba, gumagamit ng magic sarap or bitchin. Hindi kasi ako gumagamit ng ganun mga kapobre. Kung wala akong mushroom, gumagamit naman ako ng pusit or basta maraming akong idea para sumarap lang ang aking luto kasi hindi nga akong gumagamit dun sa binabanggit ko dahil bawal. Ayan mga kapobre, no? Hikaido. So, ang unang ilagay natin, ang sabaw. Kasi hindi na ako maglagay ng tubig dito sa aking ginisang sayote. Kasi yung sayote mga kapobre ay nagtutubig na siya. So, yung sabaw lang ng Hikaido, yun ang gagawin nating sabaw. Tapos tatakpan natin siya mga kapobre para lumambot yung, palambutin natin yung sayote. Huwag na maglagay ng sabaw para hindi maging walang lasa yung ating sayote. Kasi ang sayote mga kapobre, nagtutubig talaga to. So mamaya mga kapobre, malugulat ka na marami na tong sabaw dahil sa sayote. So tatakpan natin to mga kapobre. Ilagay muna natin yung ating tanglad, no? Yan tanglad pang tanggal ng lansa. Kasi yung ilagay natin ay sabaw ng Hikaido, no? So yung laman mamaya na natin ilagay. Baka madurog. Ayoko madurog siya. So papalambutin muna natin to. Tapos mamaya may ilalagay na naman ako na kunting gulay din para lalong masarap tong aking nilulutong sayote. Ayan mga kapobre, o tingnan nyo mga kapobre, pakuluan muna natin to para lumambot. So mga kapobre, takpan muna natin to para palambutin natin ng ilang minuto. Ayan, so takpan natin. Ayan, chideng. Ayan la, ayan mga kapobre, tingnan nyo, no? May sabaw na. Nagkaroon na siya ng sabaw. Kahit di natin nilagyan siya ng tubig. So, ayan, malambot na yung ating sayote. Ilalagay na natin yung ating konting alugbati. Ayan mga kapobre, napakasarap to. Ang alugbati, magka-ano yan sila sa sayote. Magka-partner. Kaya ayan, so nilagay na natin, no? Haluin lang natin ang haluin. Wow, napakasarap nito mga kapobre. Gulay na naman tayo para sa ating kalusugan talaga. Hindi pwede lagi tayo kumakain ng karne, no? Kailangan gulay, isda. Noong nakaraan, isda. Ngayon naman, gulay lang tayo. So, lagyan lang natin ng sahog na para pang palasa, no? Kagaya nitong Hikaido. Napakasarap nito mga kapobre. Promise. Napalunok ako ni Laway sa aking niluluto mga kapobre. Ito yung ulam ko ngayon
ngayon tanghali, mga kapobre. O, diba? Napakasarap. So, mga kapobre, ilalagay ko yung laman ng Hikaido, no? Isda pa rin siya, pero sa lata na siya nang galing. Hindi na sa dagat. Dagat, pero nilagay sa lata. Ayan, mga kapobre, napakasarap. Ayan, ilalagay na natin yung ating isda galing sa lata. Ayan, mga kapobre. So, nasarap. Ang sarap. Ayan, mga kapobre, no? Yan. So, ang gagawin na naman natin, mga kapobre, pakuluan natin ng konti, no? So, halo-haloin lang natin para mag-absorb din yung laman ng isda doon sa ating konting sabaw. O, nagkaroon na siya ng sabaw. Hindi na nga natin nilagyan ng tubig, pero may sabaw na dahil sa sayote. Ayan, mga kapobre, maglagay. Lagay tayo ng mga kapobre ng asin na tinunaw na, no? May natuklasan kasi ako sa asin, mga kapobre. Wow, napakasarap. Ayan, mga kapobre. Nangangati na naman. Ayan, mga kapobre, oh. So, mga kapobre, ang ating asin ay tinunaw ko, no? Ayan, asin yan. Baka magulat kayo, bakit tubig? Asin yan, tinunaw ko, mga kapobre, kasi may natuklasan ako sa asin, mga kapobre. So, kailangan natin mag-ingat talaga. May natuklasan lang ako. Ipapakita ko rin yan sa inyo pag ako'y may time. So, mga kapobre, ayan na. So, loto na talaga, mga kapobre. Ayan na, mga kapobre. Finished product natin. Ayan. Ayan, mga kapobre. Pakisubscribe ng aking YouTube channel, Badang Pobreng TV, no? Pakiclick lang ng notification bell at pakikuan lang ng pakiclick lang ng ano all para kayo laging updated sa aking mga videos pa yung na-upload, mga kapobre. Ayan, mga kapobre, napakasarap ng aking ulam ngayon. Ayan, napakasarap talaga. Gulay-gulay muna, no? Para healthy, kailangan kumain ng gulay. Ayan, mga kapobre. Ayan, pa-share lang, mga kapobre, sa aking video, no? Pag nagustuhan nyo, pa-share, like, and comment, mga kapobre. Thank you for watching, mga kapobre. Bye-bye!